ang nakaraan. Mga paniki! Sapagkat dahil sa ipinamaras na paglikha ng isang liwanag mula sa kamay ng paslit na si Potpot ay isa-isang dumila. Ang mga malalaking taong paniki na siyang nakalambitin ng patiwari sa may kisame ng malawak na tila kuweba. Na kung kaya pala ang lugar na ito ay may taglay na amoy na hindi kaaya-aya ay dahil sa mga namumugad at kahindik-hindik na mga nilalaw. Isa-isa, bumabagsak sa kanilang paligid ang mga kahindik-hindik na mga nilalaw. Ipinamamalas ang mga nandilisik na mata, dilaw at umiilaw. Hayop na hayop, pinaliligiran ang dalawang nabiglang paslit. At mas nagimbal pa sila dahil sa dako ng pinakamadilim na sulo. Papalapit ang isang namumulang nilalang na nababalot ng kulay pulang kasuotang pangkawal. Sakay ito ng kulay dugong kabayo at may suot ng ginintoang korona. Papalapit, kumahalakhak ang demonyo. Pinagtatawanan sila nito. Iniinsulto. Hindi na lang sana kayo nakilang. Nanatili na lang sana kayo sa nabubulok niyong tirahan. Ano sa tingin ninyo? Wala akong nilalaman sa inyong monoplano. Nandito ay biglang lumitaw ang isang kulay asul na bolak apoy sa tabi nila Islaw at Potpot. Ang kaibigan ng paslit na si Ifrit. At ika nito na ang nasa kanilang harapan ay walang iba kundi si Baal Berit ng Tipan, o kung tawagin ay Berito. Isa sa pinakamakapangyarihan at peligrosong duke ng mga demonyo na may 26 na pulutong ng Diablo sa ilalim ng kanyang pamumuno. At isa din ito sa 72 espirito sa nabanggit sa libro ni Solomon. At hindi lang yan, may kapangyarihan ng demonyong ito na gawing ginto ang lahat ng metal. May kapangyarihang silipin o hulaan ang nakaraan, hinaharap at iba pang magaganap. Pag-iingat kayo, isa itong sinungaling at tusong demonyo. Saka muli itong naglaho upang mag-ipon ng kanyang lakas sa paparating na mas malaking digmaan. Kung kaya, nagkatinginan ang dalawang paslit na papaligiran ng kahindik-hindik na mga nilalang at sumilay ang kanilang mga nakakaloong ngiti. Ha? Ano ka mo? Handa na ako? Tinatanong pa ba yan? Di... Bakbakan na! Yeah! Nagulantang ang mga nilalaw sa biglang paglagablab ng kamao ng batang si Potpot. Naghiyawan ang mga halimaw. Napapaatras. Ang hinihintay ninyo, tumaan! Sabay-sabay na sinunggaban ng mga nilalang ang dalawang paslit. Ngunit, lumukso ng napakataas ang batang si Potpot. Nakataas ang kamao, iniipon ang buong lakas. Kasinuntok ang lupa na lumikha ito ng napakalakas na pagsabog ng naglalagablab na liwanag. Natupok at tumilapon ang mga nilalang, humihiyaw sa mga natamong pinsala. At heto naman ang batang si Islaw. Tinakbo nito ang demonyo habang isa-isang nagliliwanag ang mga simbolo sa kanyang katawan. Nagliliwanag at napunta ang lahat ng liwanag na ito sa simbolo ng kanyang kalasag at lakas, ang espiritu ng kanyang nasawing kaibigang kalabaw. Pumalot
ito sa kanyang buong pagkatao at sinimulan ng paulanan ng batang si Islaw ng mga pag-atake ang demonyo. Tapos ka na! Sunod-sunod na malalakas na suntok ang pinakawalan nito. Nalabis ikinagulat ng demonyo ang kakaibang lakas ng paslit. Nalaglag ito sa kanyang sinasakyang kabayo. Pangakas na batang tungi! Wala nang sinayang na pagkakataon si Islaw, kumaripas ito upang muling sumugod. Subalit ang demonyo ay demonyo. Umatras ito patungo sa may dilim. At biglang... Huwag! Humarang ang kanilang guro. Natigilan ang papasugod na si Islaw. Huwag! Siya na lamang ang tanging pag-aasa namin. Tumigil ka! At natigilan ang paslit. Naguguluhan. Ngunit, inablot ito mula sa may dilim ng demonyo. Hawak ito sa may leeg. Nasa ilalim ito ng kanyang kapangyarihan. Kung kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang na masukol at magapos ang dalawang paslit. Humahalakhak ang demonyo dahil sa pagtatagumpay na mabihag ang dalawa. Hindi ko kayo maunawaang mga tao. Nalako kay kasaganahan at kayamanan. Pero dito kayo. Bakit naman kayo ganyan? Ako na nga ang tumutulong. Bakit parang ako ba ang masama? Bakit? Ang magaling niyong Diyos may pakialam pa sa inyo? Dahil ika pa ng demonyo, dumating siya sa bayan na ito na nasa dulo ng pagkakalugmok at narinig niya ang mga pagtangis ng mga residente upang umangat sa buhay. Na dito ay narinig niya ang isang dasal na ang nagmamakaawang guro na kasulukuyang nasa pagkakalunod sa samot-saring mga problema. May malubhang karamdaman ang kanyang ama't ina. May malaking pangangailangang pinansyal upang matugunan ang kanilang kabuhayan. Idagdag pa ang papalubog na kalagayan ng lumang paaralan. At heto kayo. Hindi, sabihin ninyo ano ang maitutulong ninyo sa kaawa-awang lugar na ito. Ano? Ayaw nyo ba siyang bigyan ng ganito? Dumampot ang demonyo ng isang pirasong metal at bato. At unti-unti ay nagiging ginto. Hindi nyo maiintindihan. Wala kayo sa sitwasyon ng mga tao ito. Wala kayong maitutulong. Narito lamang kayo upang manghimasok. At ikaw batang sipunin, alin sa mga bagay na ito ang hindi mo naiintindihan? Hindi ba't buong buhay mo ay wala ang natamasang sarap? Ayaw mo bang gawing hawa? Masaya ka na bang araw-araw na naiingit sa iyong kawa? At ikaw naman, batang bungit, alin dito ang hindi mo maunawaan samantalang iisa lamang ang mukha kumpara sa inyo? Mga batang ulila! At sumabat ang nahihimasmasang guro habang minamasdan ang dalawang nakagapos na paslit. Tama niyan! Pakawalan mo na sila! Wala silang kinalaman dito! Tuparin mo na lamang ang iyong pangako, pati na ang... Mahimik ka! Ano ka mo? Pangako, hindi pa ba sapat ang naibigay kong karagdagang oras sa iyong mga mahal sa buhay? At papaano kung ayoko? Baka nakakaliwag ka. Isa kong demonyo. Pinalya ng mabagstik na kabayo ng demonyo ang kaawa-awang guro.
dahilan upang sumulpok ito sa may sulok. Nasaksihan ito ng dalawang paslit, galit na galit, at tuluyan ng nilamo ng liwanag ang mga balintataw ng batang si Islaw. Nagliliwanag. At ang mga kadenang nakabalot sa dalawang paslit ay biglang sumabog at natunaw. Nagpulasan ang mga nilalang. Pumagaspas at mabilis nilang pinalibutan. Naheto naman ang batang si Potpot. Marahan na tumitindi. Inihimas ang napakawalang mga braso at galit na tinititigan ang walang malay na guro. Pagsisisihan mo ang kalapastanganan mo, tinaktan mo ang mabait naming guro. Pumanda kayong lahat! Sumigaw ito ng ubod lakas at mabilis na sumugod. Lumikha ito ng mga kulay asul na bolang apoy sa kabuong lakas na sinipa ito patungo sa kanilang mga kalaban. Sumambulat ang bawat matamaan nito, naglalagablab na hindi maiwasan ng demonyo ang mapahanga. Mahusay, kamurang edad mo ay madali mo na pala nagagami ang kapangyarihan ng asul na santel mo. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ako kayo. Masyado kang padalitan! Itiwan mo ko! Bataw bungi! Huwag mo kong baliwalain! Bungi pala! Nasurpresa ang demonyo sa mabilis na pagkilos ni Islaw na walang tigil naman na pinauulanan ng malalakas na suntok. Tsaka isang umiikot, ubod lakas na sipa, papaitaas ang pinakawalan nito. Di na nag-aksaya pa ng oras ang batang si Potpot. Inipon nito ang kanyang natitirang lakas upang patamaan ang nasa ereng demonyo. Katapusan mo na! Hindi! Hindi maaari! At sumabog ang napakalakas na bulang apoy. Bumagsak ang demonyo sa may lupa. Dahilan upang mapalaya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang mga bihag nito. At kanilang nasaksihan ang kahindik-hindik na mga nilalang. Nagsitakbuhan ang mga ito, tumatakas. Nasya namang pagdating ng dalagang si Luna. Mula sa ere ay bumagsak ito sa may harapan ng nanghihinang demonyo. Dito ay napatulala sila Potpot at Islaw. Wow! Panganip! Parang sa mga palabas lang ah. Dumarating yung pulis, di ba? Sa hulihan kung kailan... Pariko! Bakit? Yan! Tingit ka na naman ang singit. Huwag mong pakialaman yung kanilang plano. Gulo-gulo mo eh. Sorry na. Eh nakiri daw ako eh. Nakakainis kayo. Ay! Potpot! Tapusin nyo na yan! Dito ay hinugot ni Luna ang isang mahiwaga at sagradong salamin habang nakatutok ang matulis nitong sandata sa nagpupumiglas na demonyo at isang malakas na pagsipa sa mukha ang pinakawalan nito. At gamit ang isang sagradong likido, tinabuyan ito ng dalaga ang Diablo. Nangingisay sa labis na sakit at mabilis na pinahiran ang noo nito ng isang napakabango at sagradong langis. Kasabay nito ay sinambit ng dalaga ang mga salita upang ito ay tuluyan ng maikulong sa loob ng salamin. Kawena! Hindi! Artele! Hindi! Indanis! Wow! Kagan! Aroko! Wow! Tuluyan na itong hinigo ng napakalakas na kapangyarihan ng salamin na kahit anong kapit nito ay kinakalagkad papasok kasama ang kanyang mga alagad. Hinihigo ng mahiwagang salamin. Magbabalik ako!
matapos ang sigalot, tuluyan ang nagbago ang lahat. Kasabay ng katahimikan ng lumang baryo ay pati na ang tuluyang pagsasara ng eskwelahan. Dahil na din sa utos ng pamahalaan upang ito ay ayusin. Panatag na ang lahat. At heto sila Islaw at Potpot. Hinagkan na ang kanilang dating guro upang sila ay magpaalam matapos nilang mag-ali ng bulaklak sa may sementeryo. Hindi na nadugtungan pa ang buhay ng naghihingalong mga magulang nito na maluwag namang tinanggap ng guro ang lahat. Saka pinagsisihan ang pagkakamali sanhi ng paniniwala na sila ay maiaahon sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman at pangako ng demonyo. Ngunit sa dako ng madilim na parte ng kapundukan, inihimas ng isang nilalang ang nakatakas na pulang kabayo. Ipinagbigay alam ng kabayo ang huling kaganapan sa isang nilalang na may iba't ibang mukha. Napapangiti ito sa kamarahan at tumayo. Napakasaya at ika nito. Ayan natin sila mismo ang tumungo dito. At paniguradong magiging masaya ito. At hindi mabibigo. Samantala, sa may dako ng napakatahimik na baryo, marahan na lumalakad si Mando, palingalinga sa mga tahimik na kabahayan. Estay! Tao po! Tao po! Wala! Walang tao! Nagtatautang po! Sunod na taon pa ang bayan! Walang down payment! Wala! Tao po! Ngunit, tila patay ang buong paligid. Wari abandonado na pati ang dampi ng hangin ay walang buhay. Nang biglang... Anak ng... Ay! Teka! Itutuloy. Sa may gitna ng tahimik na batis. Mars! Bakla! Diyos ngayon naman, oh! May papalita ako sa'yo, adali! Ano ba? Piaga-aga naman ito, oh! Nagsisimula pa lang ako magkulay, eh! Diyos ngayon! Ay! Ano ba kasi yon? Busy ako! Ay! Umayos ka dito! Ang taray, oh! Di wag, no? Eh, ang sakin lang naman. Galing kasi ako kay Kaunying. Yung matandang manggugupit na may kuntil sa may tenga na kira. Tapos iisa lang ang ngipin na palaging nakangiti habang kinakamot yung buni at sumisipol sa bawat babaihan sa plaza. Habang nakangiwi tapos meron... Ay ko! Ola, ola, ola. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na, ang dami mong kuda eh. Ano ba yun? Eh kasi kuwan, di ba nga kasi, eh, may mga tropang manggagamot yon. Kasi nga nagmamasahe yun eh, di ba? Saka... Una. Tapos, bisan mo, nininingkit na yung mata ko sa'yo pag ako inabutan dito ng tanghali ni Chu Pablo. Ako, lagot talaga ako doon. Eto na ka. Eh kasi nga, nagpahirot ako kahapon. Tapos, may extra service, be. Huh? Weh, talaga? Extra service? Parang wala namang ganun sa kanya nun. Masarap pa. Magkano inabot mo? Ikaw ha? Mga nasa isip mo napakarumi. Hindi ganoon. Isunod mo nga sa pagkulay yung utak mo. Tuktukin mo ng palo-palo. Diri ka ha? Naku, eto na nga. Sabi niya kasi, may nagkakagusto daw sa'yo, bakla! Ay! Ay ko! Weh, di nga. Pinabi niya yun sa'yo? Totoo? Oo.
Oo nga, true lalay ito sis. Maniwala ka? Seryoso yan? Baka naman. Mars naman. So tagal pa nating magkumari eh. Ako pa ba? Totoo yan ha. Si ano ba yan? Yung laging nagko-comment sa bawat uploads natin? Ay, iba si bakla. Kumagat ka agad. May kembot ka din sis, no? Hindi. Iba pa to. Ano ka ba? Ano ba? Sino ba yan? Halika nga. Maupo tayo dito, dali. Tingnan mo tong haliparot na to. Busy daw siya eh. Tapos... Aray ko. Anong binubulong-bulong mo dyan? Oo na. Ito na nga eh. Sabihin mo na kasi. Ito namang kumari kong di kagandahan. Medyo kulang kayata sa padulas eh. O eto. Mag-Diyos ka muna. Ayan. Ay, iba. Salamat, Mars, ha? Ang lamig nito, ha, in fairness. Ito ba yung nadekwat mo dun sa may lamayan? Wala bang pambara? Aray ko! Pambara, pambara. Kapag sinungal ko sa lalamunan mo itong pasabong panlaba, ewan ko na lang. Ikaw talaga, di na mabiro. Hindi, subukan mo ako. Chato kong hyper, sis. ayun nga. Pero teka lang, Mars. May 300 ka ba dyan? Ha? 300? Anin mo naman yung 300? Basta. Kasi kuhan si, si... Ayun o, kita mo yung nasa comment? Kailangan niya daw kasi ng pang-load eh. Alam mo na, pang-module, MLML, ganun. parang pangkawang gawa lang ba? Alam mo naman, ang turo ni Mamang Rosa Rosal. Bigay pusong kawang gawa. Kaya na, kaya naman ako. Naman. Ibabalik ko din naman ano, bukas ano, eh. Ano? Salamat. Tos. Cute-cute mo talaga sis, parang ang baby daga. Pink na pink. So yung kwento, ano na? Tagal nga pala. bali yun nga. Sabi kasi ni Kaunying, may nagkakagusto daw sa'yo at matagal ka na daw niyang sinusundan. Hala ka! Patay na patay sa'yo, bakla! Ano ba yun? Aray! Sasaktan ako! Aray, teka! Ito parang ano eh. Ikalma mo nga yung bilbil mo. Ito! Parang yun lang eh. Maliit na bagay. Tsaka, sino ba naman kasi yan? Bakit hindi siya nagpipikilala sa akin agad? Tigilan mo. Para kang may sakit. Baka may makakita sa'yo dito eh. Sabihin. Ayun nga. Grabe, Mars. Ang tindi ng karisma mo. Ano ba? Iba ka, girl. Maliit na bagay, ano ba? Tsaka, teka. Sino ba ito kasi yun? Eto. Pwede ka na ba? Pwede kasi ang sabi ni Kaunying. May nagkakagusto daw sa'yo. Oo nga. Sino nga yun? May nagkakagusto daw sa'yo. Impacto at maligno. Aray ko. Mintig ka. Inabala mo ako para lang dyan. Tapos iutangan mo ba ako? Ano ba? Ay, masakit. Huwag mo ko sakalin, Mars. Admirer pala. Magkumari tayo. Engkanto, ha? Mamaya dadalaw yung admirer mong engkanto. Tapos ka na yun. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing huwag kang mahihiyang lumiti kaibigan hanggat may ngipin ka pang ipapakita. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace.